oras muna natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 3 minuto. Makaraan ang alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending, viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Headlines. Ay, masama raw yan. Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ikaw ba o may kakilala ka bang irresponsableng pet owner? Mamaya, alamin ang kaparusahan sa NBI na ko bawal ito. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Aha! Aha! O, spaghetti pababa! Pataas ang pataas. O, alam nyo na ba yung panukala ng MMDA na ayusin daw yung mga spaghetti ng mga wires sa mga poste dahil yan daw po ay madaling maging cause ng disgrasya. Dun, di ba sa Ubando? Last year yun, di ba, yung natumbang mga poste? Dahil yun sa mga spaghetti. Oo. Alam niyo dapat ang tawagan natin ng pansin dito, yung mga LGU, yung mga mayor. Oo. Tingnan nyo dyan sa ano? Dyan sa Taguig. Walang ganyan. Oh, lahat yung mga wires nasa ilalim ng lupa. Oh, wala kayong makikitang ganyan. Baka pwede nating gayahin. Hindi lang sa Metro Mega Manila, pati sa probinsya may mga ganyan, yung mga spaghetti na mga wires. Oh, minsan kung tawagin nila yan, pansit. Pansit na mga wires. Napakadelikado po niyan. Kaya dapat suportahan natin yung ating mga LGU, yung mga ano yan, yung mga telepono, mga cable. Ayan, dapat siya nasa ilalim na. O, makabagong Pilipinas na. O, bagong Pilipinas na. Bagong Pilipino na. O, ha? Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Live na live na tayo sa DWIZ 882 Metro Mega Manila. At nakalive din tayo sa D
WIZ News FM Regional Stations. Nakalive din tayo sa Radyo Ronda. And of course, sa mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aliu Channel 23. Magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Akala ko magtutuloy-tuloy pa eh. Sa detalye ng mga balita natin sa Ronda Pilipinas, presyo ng ilang pangunahing produkto sa bansa sumirit ngayong Hunyo ayon sa PSA. At pagmonitoryan sa presyo ng mga bilihin, tiniyak yan ng Department of Agriculture. Ngayon tanggap tayo ng isang report patungkol dyan mula kay Patrol 38 Jen Patrolla. Jen, go! Hello, Jen? Tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa, partikular na ang mga agricultural commodities sa unang bahagi nitong Hunyo. Ito'y batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority kung saan kabilang sa sumirit ang presyo ay ang manok, galunggong, pechay at luya. Ayon sa PSA, tumaas ng piso ang presyo ng manok na nasa 195 pesos sa 26 centavos ang kada kilo nitong Hunyo na mula sa 194 pesos 35 centavos kada kilo noong Mayo, habang aabot naman sa 195 pesos 52 centavos ang retail price ng kada kilo ng galunggong o GG na mula sa 189 pesos 6 centavos noong nakalipas na buwan. Nagkaroon din ng pagtaas hanggang 14 pesos ang pechay, dahilan upang umakyat sa 117 pesos ang presyo ng naturang gulay. Sa ngayon, patuloy ang pagtaas ng presyo ng luya sa ilang mga pamilihan na aabot sa 185 pesos 58 centavos kada kilo na mula sa average retail price na 165 pesos 60 centavos kada kilo noong Mayo. Dahil dito, tinututukan na ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Patrol 38 Gen Patrolya nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita sa Diyang Napilitan. O napipilitan ang mga magsasaka na ibagsak ang presyo ng palay. Ito ang binigyan din ng grupong sinag sa magiging epekto ng panukalang rice tariff sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Sinag Chairman Engineer Proseduso na mapipilitan ang mga magsaka na ibagsak ang presyo ng palay sakaling malagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasabing panukala. Anya, importer pa ang mas nakikinabang sa tapyas tarifa, hindi ang mga lokal na magsasaka ng Pilipinas. Mapre-pressure down ang palay. Yun ang sinasabi natin, no? Yung effect ng cut ng tariff, mapre-pressure down yung presyo ng local palay. Na in which ito is yung problema natin ngayon kung paanong aayusin. Kung ma-perman ito ng presidente, sisisihin ng mga magsasaka sa atin presidente yan. So yun ang worry natin, no? And hindi magandang sinyales ito yung mga magtatanim dito sa atin bansa na ibang magsasaka ba. Wala talagang magawa ang ano, no, kundi ibaba kasi bumaba eh, nawala yung tariff eh. O, di ba? Eh. Samantala, porsigido naman ang pamahalaan na maibaba ang presyo ng retail price sa bigas sa 29 pesos kada kilo sa August 2024. Giit pa ng grupong sinag na kayang maibaba ang presyo ng retail price sa bigas kahit hindi maibaba ang taripa. Ngunit, ang makikinabang anya rito ay ang mga mahihirap, partikular na yung mga 4-piece at saka mga senior citizen. 29 pesos yung pag-usap namin ng atin Secretary of Agriculture, si Secretary Kiko Lauren, is yung subsidy na ginagawa na ngayon. Maski hindi bumaba yung taripa, pwedeng gawin yun kasi subsidy. Bali, may pondo yun para at least masubsidize yung selling price. Ang targeted na mga consumer nito is yung 4-piece, yung 6-cent, yung PWD, no? Yun ang targeted. Nung nakita natin, yun ang targeted. Walang problema, no? Sa mga miller, mga itong mga magsasaka.
Yan po ang tinig ni Sir German Engineer Rosendo So sa panayam ng DWIZ Ronda Pilipinas. Sabagay kasi yung kadiwa natin hindi naman ganun karami, kakaunti rin lang eh, no? Oh. Samantala, pinaimbestigahan na ni Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo sa Kamara ang delayed registration ng kapanganakan bilang posibleng diskarte kaya dumagsa ang mga Chinese nationals sa Pilipinas. Batay sa inihain ni Deputy Majority Leader Tulfo, Representative Ralph Tulfo, Representative Edvic Yap at Eric Goyap, hiniling nila na ang pagsasagawa ng pagdinig ukol sa proseso ng special resident retirees visas at special investors resident visa, gayon din ang delayed registration of birth. Binigyan din pa ng mga kongresista na nagdulot pa ng pangamba ang paglobo ng bilang ng mga Chinese nationals na naninirahan at nagtatrabaho sa bansa na maaaring makaapekto sa labor market dynamics, public order at pambansang seguridad. Kasama rin sa sisilipin sa inquiry in aid of legislation ang delayed registration of births, partikular na sa mga dating kumandidato o kasalukuyang may posisyon sa gobyerno gaya ni Bambang Tarlac, sabi ko na mababanggit ito eh, Tarlac Mayor Alice Guo, upang masiguro ang authenticity ng personal records at maiwasan ng panlilinlang sa mamamayon. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Kampanya kontrabentahan ng mga sanggol online, mas pinaigting ng pamahalaan. Ang problema kasi dito, may bumibili talaga eh, online eh. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! 5 accounts na lamang sa social media ang natitira mula sa 23 na nadiskubre ng National Authority for Child Care o NACC na sangkot daw sa bentahan ng mga sanggol online sa Bagong Pilipinas ngayon. Public briefing, sinabi ni Imelda Ronda, Domestic Administrative Division Chief ng NACC, na sa 5 natitirang accounts, 3 rito ang bumalik habang 2 ang mga bagong bukas pa lamang. Ibaan niya ito sa sinasabi ng Department of Justice o DOJ na 500 social media accounts na nadiskubring sangkot sa kaparehong illegal na gawain na inimbestigahan at ipinasara. Ayon kay Ronda, patuloy silang nakipagtulungan sa PNP o Philippine National Police para mapasara ang mga social media accounts na ito. Aminado si Ronda na madali lamang magbukas muli ng account sa ilalim ng bagong pangalan, kaya kailangan talaga niyang patuloy na mamonitor ang mga nasa likod ng bentahan ng sanggol online. Sa ngayon, sinabi ni Ronda na nakakulong na sa Campo Crame ang 3 nahuli sa 2 insidente, habang nasa pangangalaga naman ng local social welfare development offices ang mga bata. Patrol 13, Gilbert Perdes, para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ, Patrol Report! At alamin na natin kung matutuloy ang mga lakad natin ngayon hanggang mamayang hapon hanggang kinabukasan sa pamamagitan ng ating weather report. Pinakahuli, pinakalatest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Sa mga tinatanong ang kanilang mga sarili, maglalaba ba ako, magkukula ba ako ngayong araw na ito o hindi? Ayan, sagutin po natin ang katanungan yan sa pamamagitan ng taong naninira ng plano. Si Daryl Justin para sa ating weather report. Daryl. Magandang umaga, Dennis, at magandang umaga, Pilipinas. Good news tayo ngayon, ha? Pero pahapiyaw muna tayo ng konting bad news. Ha? Naglabas ng thunderstorm advisory pagkasa kaninang alas 10 ng umaga, kung saan mas malaki yung chance na ma-develop ang thunderstorm sa Greater Metro Manila area. Ha? Kasama na dyan ang Bulacan, Rizal, ha? Laguna at Cavite sa loob ng 12 oras. Samantala, patuloy pa rin na umiiral ang southwest monsoon o hanging habagat na magdadala ng mga maulap na kalangitan, mga pagkulog at pagkidlat sa Palawan, Western Visayas, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, nalalabing bahagi ng Mimaropa at Metro Manila. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorms naman ang ating aasahan sa nalalabing bahagi ng bansa, dulot po ng localized thunderstorms. O ito, bukas hanggang Biyernes, patuloy pa rin pong ang iiral ang epekto ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon hanggang sa Mindanao. Sa mga oras na ito, dito sa Pasig, ha, medyo maaraw pa po. Hindi pa ganun makulilmi ang kalangitan namin dito, kaya kung may chance pa kayo maglaba, eh, laba-laba
na kayo. Dahil sa research ko kanina, Dennis, nasa 20 to 30% chance of rain lang tayo hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Hanggang mamayang alas 4. Pero it doesn't mean nasisikat si Haring Araw. Dahil medyo cloudy ng konti. Mm-hmm. May chance na may araw, pero yung chance ng ulan hindi ganun kataas gaya ng mga nakaraang araw. Oh. Kasi mga nakaraan, 30 to 50%. Ngayon, nasa 20 to 30% lang. So, mas malaki yung oportunidad ng mga nagbabalak mag-jogging, nagbabalak mag-laba ngayon. Mm. Pwede nyong gawin ngayon yan. Yun ang good news ko. Mm. Sumikat ang araw kanina alas 5:28 ng umaga at asahan lulubog ito mamayang alas 6:27 ng gabi. At yan po muna ang aking weather report. Sorry, whether you like it or not, yun na po yun, ha? Ako po si Daddy Justin na nagdala ng good news sa inyo ngayon. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinakalatest, pinaka napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Samantala, kinakailangan pang amyendahan ang tatlong panukalang batas na inaprubahan sa Kamara para sa dagdag benepisyo ng mga senior citizen. Ito ay ginit ni Senior Citizens Rights Advocate Attorney Romulo Makalintal upang mapabuti ang pagiging epektibo nito. Bagamat kanyang ikinatuwa ang paglusot nito sa mababang kapulungan, ayon kay Attorney Makalintal, dapat maamyendahan ang House Bill number 10061 na nagbibigay ng 20% discount at value-added tax exemption sa mga senior citizen at persons with disability sa mga bilihin at serbisyo. Para maging malinaw na kabilang dito ang kahit na anong meal package o meal combination na kinakain sa loob mismo ng restaurant o mismo sa loob ng establishmento. Paliwanag pa ni Attorney Makalintal, Attorney Mac, kinakailangan kabilang ang valet parking services. I agree. Sa kahit na anong hotel o establishmento sa mga sakyan na minamaneho o pasahero ang mga senior o PWD sa 20% discount at VAT exemption sa parking sa HB 100-62. Nais din ni Attorney Makalintal na nakapaloob sa HB 100-63 na idinisenyo muli ng Department of Trade and Industry ang kanilang business website system para sa pagbili online ng mga senior citizen at PWD. Ronda Pilipinas. Samantala, magiging matipid ang pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City. Ito ay ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, kung saan una nang nag-abiso ang lokal na pamahalaan sa mga residente na magtipid ng tubig dahil sa normal pa ang level ng tubig sa dam bunsod ng El Nino. Nililimitahan lang niya ito sa 5 fire trucks. Akala ko 3 lang. Yung pala, 5 na. Nalalaw kumpara noon na nasa 50 fire truck ang ipinarada sa kalsada. Magtatagal naman ang basaan ng tubig mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Hunyo 24. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggal po tayo ng report. Bagong direktor ng National Bureau of Investigation gustong mag-iwan ng pamana sa kanyang pamumuno sa ahensya. Alamin natin ang report ni Patrol 5, IU Pangko. Kuya Aya, go! Gusto kong mag-iwan ng legacy sa National Bureau of Investigation, NBI. Ito ang inihayag ng bagong talagang direktor na si Jaime Santiago sa kanyang turnover ceremony kahapon. Ayon kay Santiago, target niya sa ilalim ng kanyang pamumuno na maibalik yung prestige at glory ng National Bureau of Investigation, NBI. Sabi rin ng bagong direktor, wala na itong balak pa na pumasok sa politika at nais niyang tapusin ang kanyang karir sa ahensya kung saan din siya nagsimula. Inihayag ni Santiago na nais niyang makilala bilang isang NBI director na hindi naging corrupt. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ko para sa film na doon ang lakas. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Samantala, tapyas sa taripa ng bigas. Bigas ang pag-uusapan natin eh. Hindi ba talaga uubrak? Hindi ba talaga kakayanin? Narito ang isang siyasat special report. Malalim ang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa siyasat. DWIZ Investigative Report.
Inaprubahan ng NEDA, National Economic and Development Authority Board, ang pagtatapya sa tarifa ng imported na bigas hanggang 2028. Ipinabatid ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na sa ilalim ng Comprehensive Tariff Program, mula sa 35% ay ibababa na sa 15% ang tarifa sa bigas para makamit ang target na 29 hanggang 39 pesos na kada kilo ng bigas para sa mahihirap na Pilipino. Ang pagtapyas niya sa tarifa ay inaasahang magdudulot din ng pagbagal ng inflation na magriresulta para maibsan ang mataas na presyo ng bigas sa mga palengke. Tiniyak naman ni Secretary Balisacan na hindi maargabyado ang local rice sector sa ibababang tarifa sa imported rice dahil daragdaga naman ang pondo para sa domestic production. Ayon kay dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, hindi totoong bababa ang presyo ng bigas dahil sa tinapyasan ng tarifa nito na tila minamadali pa. Walang nangyayaring consultation, nakakagulat eh. Even I think sina Secretary Recto mismo ng Finance, and we heard even Secretary Laurel, hindi nila akalain na magde-decision agad tungkol dyan. So lahat po kami gulat, and we think hindi po, as I said, hindi po dumaan sa tamang proseso itong bago nagkaroon po ng NEDA decision. And of course, several things also, palagay namin yung gustong mangyari ng mga nagtulak nitong 15% na tarifa sa bigas. As palagay namin, hindi po mali po yung kanilang yung assessment ng sitwasyon. At sa palagay namin, hindi magkakatotoo yung kanila pong sinasabi. Dahil daw tinapyasan yung tarifa ay bababa daw yung presyo ko ng bigas para sa ating mamimili. Uh-huh. As much as 5 to even 7 pesos per kilo daw. Yan din ang sinunod na proseso the past few years na kaugnay po ng mga tariff cuts po sa hindi lang po sa bigas mula sa non-ASEAN countries, kundi pati po sa pagbawas po ng tarifa sa mais, karne po ng baboy, pati po sa manok. Ngayon lang po nangyari ito na kumbaga either pinas break or pinuslit po itong issue na ito sa NEDA board. Humiling naman ng pulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang grupo ni Danilo Fausto, Pangulo ng PICAPI o Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, para mapag-usapan pa ang nasabing hakbangin. Kami ay humihiling na kung pwede ay makipagpulong ng personal sa ating Pangulo, mahal na Pangulo, para ipaliwanag yung mga repercussion doon sa magiging panukalang executive order na ito. No? At kung ito ay mapirmahan nga, ay may plano ang grupo na pumunta sa Supreme Court para humingi ng declaration of relief through with the temporary restraining order. Dahil yung proseso at protocol sa paggawa ng pagbaba o pagtaas ng tarifa ay hindi sinunod. No? Mm-hmm. Normally, merong consultation yan at public hearing sa Tariff Commission. Hindi yan nasunod at diretso na lang na ipinasok sa NEDA Board at pina-approve sa Pangulo. So ang pananaw namin, hindi nabigyan ang Pangulo ng kumpletong impormasyon tungkol dun sa repercussion itong pagbaba ng tarifa. Naniniwala naman si Agri-Partylist Representative Wilbert Lee na sa maikling panahon lamang dapat ipatupad ang pagbaba sa tarifa sa bigas. Ito po ay dapat pagsamantala lamang. No? Hindi po ito dapat na pang long term. No? Ganong katagal. No? Kasi ang sinasabi hanggang 2028 daw ito. No? Para sa akin, ito dapat ay pagsamantala lamang. Habang ngayon na mataas po ang presyo ng mga bigas, dapat po ito ay okay po ako dito, no? Suportado po ako dito, pero una sa lahat, dapat po itong i-monitor talaga at tingnan mabuti. Baka po ang mangyari, ilakbo po lang ang makinabang dito at hindi rin talaga maramdaman ang ating pong mga kababayan, no? So, and then ang isa pa, dahil sabi ko nga, hindi ito po ito pang long term. Ang long term solution po talaga dapat ay ang pong pangalagaan po yung ating mga lokal na magsasaka, no? Ito po ang defense, no? Supporting farmers is a defense against inflation, no? Yan po yung dapat nating gawin, no? Labag sa procedure, ang pagpapabagsak sa 15% tarifa sa bigas, baboy at iba pang mga produkto. Binigyan din ito ni Senator Amy Marcos na nagsabi ring tanging sa panahon lamang ng emergency uubra ang nasabing hakbangin kung kailan wala nang magagawang paraan sa kakulangan ng lokal na supply.
Ipinabatid naman ng ekonomistang si Michael Ricafort na ang bawas taripa sa bigas ay makakatulong para mapababa ang inflation sa 0.36% o nasa halos 4% na lamang sa pagtatapos ng taong ito. Dahil sa nasabing hakbangin, iginigiit ng agricultural groups ang pagbitiw sa pwesto ni Secretary Balisakan. Naninindigan naman si Secretary Balisakan sa desisyon ng ahensya na irekomenda ang tapyas taripa dahil unanimous ang desisyon ng NEDA Board na sundin ang rekomendasyon ng Committee on Tariff and Related Matters hinggil dito. Ang Department of Trade and Industry, ang chairman ng CTRM at kasama rito ang Department of Agriculture at iba pang mga kagawaran at ang Tariff Commission. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang chairman ng NEDA Board at vice chair naman si Balisakan. Sadyang napakalapit sa sikmura ng mga Pilipino ang usapin ng bigas dahil kilala ang mga Pilipino bilang rice lovers. Kaya naman sa kaunting paggalaw lamang ng presyo ng bigas ay malaking alalahanin pa rin ito sa mga Pilipino. Dahil dito, hangad ng siyasat team ang higit na pagtutok ng gobyerno, hindi lamang sa kalidad ng bigas kundi maging sa presyo nito, lalo na't patuloy din ang paghigpit pa ng budget ng pangkaraniwang Pilipino. Sa pangalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report. Ronda Pilipinas. Sino ang makikinabang talaga? Matagal na usapan pa yan. Pero, uy, kumusta kayo mga kaastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talaga magpapabago na sa paraan ng pag-i-enjoy mo sa mga paborito mong games. Sa mga fans ng NBA, libre mo mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo sa iba't ibang papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Wow. Lahat ng yan, ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw. Up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ha ang mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PBL, soccer, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun, game responsibly! Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras! Iyon! Oras mo natin sa buong Pilipinas, 32 minuto na makaraang alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas! Tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ngayon, natanggap tayo ng mga reports. Pagpapalawak sa bentahan ng 29 pesos na kada kilo ng bigas, pinag-aaralan na ng DA. Alamin natin ang report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Jen, go! Isinasapinal na ng Department of Agriculture ang panuntunan at mechanics upang mas mapalawak pa ang bentahan ng 29 pesos na kada kilong bigas sa mga katiwa store. Binigyan diin ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa mula ito sa inaasahang 100,000 metriko tonelada ng bigas na aanihin sa ilalim ng Contract Farming Program ng National Irrigation Administration. Kabilang din anya sa pinag-aaralan ng departamento ang umiirala na targeted beneficiaries na mabentahan ng 29 pesos gaya na lamang ng mga miyembro ng 4Ps, solo parents at mga senior citizen. Dagdag pa ng opisyal, target ng pamahalaan na matulungan ang 30% ng populasyon, lalo na ang mga kapuspalad o mga mahihirap. Kaugnay nito, kasado na sa Agosto ang subsidized pricing scheme sa pamagitan ng kontrata ng NIA sa mga kooperatiba ng mga magsasaka. Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat para sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pang report!
Resolusyon na nagsusulong na imbestigahan ng Senado ang anti-vaccine propaganda ng US, inihain na ni Senator Amy Marcos. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ati Sally, go! Inihain ngayon ni Senator Amy Marcos ang resolusyon na naglalayong imbestigahan ang anti-vaccine propaganda ng US military laban sa China noong panahon ng pandemya. Sa Senate Resolution 1052, natasan ni Senator Marcos sa ang Senate Committee on Foreign Relations na kanyang pinamumunuan para busisiin ang kinumpirmang report ng US Pentagon na mayroong ginawang secret operation para siraan ang vaccine ng China sa Pilipinas. Ayon kay Marcos, ang napaulat na anti-vax at misinformation campaign ng US ay naging banta sa ating national security at sa kalusugan ng publiko. Layon ang ikakasang investigasyon na i-verify ang sinasabing kampanya laban sa China ng US at kung lumabas ba na ito totoo ay tutukuyin ang mga naging epekto at hakbang na ito ng US military. Partikular na sisilipin kung may nilabag na international law ang US at kung anong posibleng legal na hakbang na maaaring gawin ng Pilipinas. Sa Lunes, June 24, nakatakdang imbestigahan ng committee ni Senator Amy Marcos ang naturang issue. Ito sa Patrol 19, Seldi Ortega Bueno, para sa Himpilang Metodong Lakas sa DEWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DEWIC! Patrol Report! Hoy, maganda-magandang araw sa lahat ng mga opisinang nakikinig at nanonood sa Ronda Pilipinas sa DWIZ. O baka kayo nagme-merienda break na kayo ha? At hindi masyadong healthy ang inyong mga kinakain pagka merienda break ha? Dapat sabayan ho natin ang supplement na natural yan. Oo, para safe. O hanap mo ba food supplement na natural at walang halong kemikal? Aba, subukan mo na ang MX3 Capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US Clinical Trial at Nutrasource Analysis ng Canada. Yan! Proven ang MX3 Capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman, ano bang inaantay mo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide o kaya'y bumisita sa kanilang website sa mx3ph.com o kaya tumawag po sa 0918-888-8693. Yan po ang MX3 Capsules. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pa pong report! Manila LGU, pinangunahan ang pag-aalay ng bulaklak. Oh, kasi birthday ni Gatose Rizal ngayon, di ba? Oo, samantayog ni Gatose Rizal sa Luneta. Alamin po natin ang report ni Patrol 5, IAU Pangko. Kuya Aya, go! Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pag-aalay ng bulaklak, samantayog ni Dr. Jose Rizal. Ito'y bilang bahagi ng paggunita ng 163rd anibersaryo ng kapakanakan ng ating pambansang bayani. Bukod sa Manila LGU, nakasama rin sa seremonya ang Philippine Navy, National Historical Commission of the Philippines, National Parks Development Committee at iba pang sektor. Nagbigay din ng 21 gun salute ang Philippine Navy matapos ang replaying ceremony. Hiwalay din ang nag-alay ng bulaklak. Hiwalay din nag-alay ng bulaklak yung mga opisyal at kawani ng NPDC. Dumating din ang iba pang grupo para magbigay din ng bulaklak sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Alas 8:20 ng umaga, nang buksan naman sa mga motorista ang bahagi ng Rojas Boulevard na unang isinara para sa nasabing aktibidad. Ito si Patrol No. 5. Ay, pangkupara sa Impel Matol ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pa pong report! July 17 hanggang 23, bawat taon,
idineklara ni Pangulong Marcos bilang National Disability Rights Week. Alamin po natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert, go! Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Hulyo 17 hanggang 23 ng bawat taon bilang National Disability Rights Week. Ang hakbang ay bahagi pa rin ng pangako ng pamahalaan sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities o UNCRPD sa dalawang pahinang Proclamation No. 597 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Inatasan ni Pangulong Marcos ang DSWD sa pamamagitan ng National Council on Disability Affairs o NCDA na manguna sa pagkoordinate at pangangasiwa sa nasabing okasyon. Inatasan din ang ahensya na tukuyin ang mga programa, aktibidad at proyekto para sa nasabing pagdiriwang. Maliban dito, lahat ng ahensya at sangay ng pamahalaan kabilang ang mga GOCCs at state universities at colleges ay inatasang ipagdiwang ito habang hinikayat din ang mga lokal na pamahalaan, mga organisasyon at pribadong sektor na makiisa rito. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay nakatuon sa layunin ng UNCRPD na itaguyod, protektahan at tiyakin na ang buo at pantay na paggalang sa lahat ng karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan ng lahat ng taong may kapansanan, at itaguyod ang paggalang sa kanilang likas na dignidad. Sa paglagda sa nasabing batas, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pangangailangang amyendahan ng Proclamations No. 1870 at 361 upang maging consistent sa layunin ng UN na itaguyod ang isang rights-based na pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Ang Proclamation No. 1870 noong 1979 ay nagdeklara sa ikatlong linggo ng Hulyo bilang National Disability Prevention and Rehabilitation Week, habang ang Proclamation No. 361 naman ay nagdeklara sa Hulyo 23 bilang pagtatapos ng nasabing pagdiriwang bilang pagunita na rin sa kaarawan ng dakilang lumpo na si Apolinario Mabini. Samantala, sinabi rin ni PBBM na ang Proclamations No. 1870 at 361 ay pinawawalang bisa na rin kasama ng lahat ng iba pang kautusan, patakaran at regulasyon na hindi naaayon sa bagong proklamasyon. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang Maitaodang Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, pagkain ba ng maasim na pagkain kapag may reglang isang babae masama raw? Ay babae lang makakapagsagot nito eh. Sige, patunayan natin. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Kasabihan ng mga matatanda na kapag may regla ang isang babae, bawal daw itong kumain ng maasim dahil lalo daw sasakit ang puso nito. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. Winston Kilimanjaro Creones Tiwakit, isang licensed medical doctor at public health education advocate, na hindi naman daw masamang kumain ng mga maasim kapag ikaw ay may regla dahil hindi naman ito nakakapagdulot ng pagtaas ng levels of inflammation sa katawan na nagiging sanhi ng dysmenorrhea o pananakit ng puson. Ang hindi maaaring kainin o inumin ng mga kasalukuyang may regla ay soft drinks, processed foods, at higit sa lahat, alak. Ang mga taong bawal kumain ng mga maasim ay ang mga taong may acid reflux, GERD o gastritis dahil nakakasama sa kanila ang maasim na pagkain. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ronda, Pilipinas! Oy! Sa mga taga-Daet, Camarines Sur, ha? Diyan sa mga taga-Daet, Camarines Sur, Happy Pinyasan Festival sa inyo. Yun pala ang festival nila. Oh, doon sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating ninyong mga celebration, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones sa Comeya. Mapa-anniversary man yan, birthdays, fiesta, o kaya mga simpleng merienda. Tiyak mabubusog ang pamilya sa Comeya Bihon, Comeya Palabok, at Comeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya at lahat ng mga bisita. Ibig kong sabihon, Bihon, ha? Ibig kong sabihon, Comeya 3Q Bihon. Ayun, masarap talaga. Ronda, Pilipinas! Pilipinas, ang ating oras.
12 minuto pa bago maaga 11 ng morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. And we're saying hi, good morning ha sa lahat ng mga nasa PCSO. Yan, Sir Bong. Magandang-magandang araw. Oh, doon sa mga nag-aabang ng report tungkol sa Lotto, ito ha, Lotto tuloy. Tungkol sa PCSO, ito ha, e-Lotto, safe and secured para sa mga mananaya. Yan, maraming gustong makapakinig niyan. Narito po ang isang PCSO special report. Pinadali ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang pag-a-apply para maging Lotto agent ayon kay Frederick Imson, Market Specialist 4 ng Product Development and Marketing Sector. Kailangan lamang sagutan ang downloadable forms sa kanilang website sa pcso.gov.ph. Yes, sir. Okay, ay, pagka gusto nyo mag-apply o become a Lotto agent, meron na yung downloadable forms dito po sa ating website. For example, makikita ho, dun sa ating website, meron tayong location map, ito-drawing nyo po doon, yung mapa. Hindi ho ina-accept yung, ano, ha, yung Google Map download. Kailangan ho. Actually, pwede rin sa Google Map. Yung i-picture nyo, screenshot, and then mark mo yung location. Tapos meron din mga information sheet ng aplikante, and then kailangan din nandyan yung mga relatives kasi just in case yung ibang agents, hindi naman lagi sila around, minsan nag-abroad, or minsan, ano natin, yung authorized na. Pass on, nagpa-pass on sila. So kailangan merong relative na heir to the agency. Dagdag pa ni Imson, aabutin lamang ng halos 30,000 piso ang gagamiting panimula sa pagbubukas ng outlet. On the average, kung individual applicant ka, ang babayaran po sa PCSO is more or less 30,000 pesos. Oh, kayang-kaya pala ng cut-off, isang cut-off, Angelo, yun? Yan yung sa PCSO, pero syempre, hindi po kasali doon yung rental at yung pambayad nyo dun sa mag-ooperate. Unless kayo yung mag-ooperate mismo kayo, no? Mm-mm. So, hindi na kayo babayad. Pero, syempre, kung kukuha kayo, hindi ko kasama yan doon sa 30,000. Tapos yung construction ng booth, hindi rin kasama yan. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baiño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Uy, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Samantala, para sa ating balitang pambalakasan na head coach ng Choco Mucho, nagbigay ng update sa estado ng koponan para sa paparating na PVL Reinforced Conference. Sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nalalapit na ang muling pag-arangkala ng Premier Volleyball League o PVL sa kanilang Reinforced Conference. Habang ang ilang manlalaro ay nakatuon ng focus sa kanilang stint sa Alas, Pilipinas, nagbahagi si Choco Mucho head coach Dante Alinsunurin ng update sa estado ng kanyang mga manlalaro. Inihayag ni Coach Dante na huge factor ang player availability ng kanyang koponan sa darating na conference. Ang kanyang mga stars na sina Cici Rondina at Cherry Nunag ay kasalukuyang nakasalang sa Alas, Pilipinas, kaya't babaling si Coach Dante at ang Choco Mucho sa kanilang mga injured players na sa kasalukuyan ay nasa recovery at rehab stages. Isa sa mga injured players na tinutukoy ay si Des Cheng na bubalik na sa trainings nang matapos magkaroon ng ACL injury noong Oktubre ng nakaraang taon. Habang si Aduke Cogunsanya naman ay nagkaroon ng ACL tear ay nasa rehab phase pa. Ngunit sa kabila ng sitwasyong ito, high hopes pa rin si Coach Dante na ang mga players nito ay makaka-recover bago magsimula ang liga. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda
Pilipinas! Ito na ang latest! Bagong-bago! Fresh na fresh! GWIZ! Showbiz News! At Ros Martan at Rendon Labrador, tinuluyan na ng Koron Palawan. E dineklara na silang persona non grata. Napakalungkot nito. Alamin natin ang showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang indineklarang persona non grata ang mga influencer na sina Ros Martan at Rendon Labrador. Ito'y matapos sa aprubahan ng Provincial Council ng Palawan mismo kahapon, June 18, ang resolusyon na nagdideklara sa dalawa ng mga persona non grata sa buong Palawan mismo matapos ang mainitang pakikipagtalo nito sa isang staff ng mayor ng Koron, Palawan. Ang mga board member ng Palawan 1st District na sina Juan Antonio Alvarez at Winston Arzaga ang nagsusog kay Palawan Vice Governor Leon Zaola para aprubahan ang nasabing resolusyon. Nagsimula ang isyo ng mag-post at akusahan ni Joe Cayabyab Trinidad, isang staff ng mayor ng Koron, sa pamamagitan ng kanyang Facebook account sina Rosmar at Rendon na ini-exploit ng mga ito ang mga residente ng Koron para lamang sa kanilang vlog kung saan umano'y mamimigay ang mga ito ng mga grocery at ipopromote ang tourism na nasabing isla. Dahil ito ang kaya't sinugod ni na Rosmar at Rendon si Joe sa opisina ni Koron Mayor Marjo Reyes na nasa Puerto Princesa noong mga oras na iyon kung saan dito na pinagsisigawan at Doro ni Labrador ang staff ng mayor. Pagkatapos ito ay agad na nag-post si Joe kung saan nagsasorry ito sa dalawa, ngunit hindi ito umayon sa painiwala ni Koron Consul Jean Patrick Reyes na agad na gumawa ng resolusyon para ideklarang persona non grata ang dalawa. Ronda Pilipinas. At bago tayo magtapos, tayo munang magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay... May araw na nawawalan ka ng gana sa lahat. Pero wala naman tayong choice. Kung hindi magpatuloy, kaya anuman yung sinimulan mo, tuloy mo lang. Hindi naman laging talo. Ayun. Siguro pwedeng panapat natin dito yung ano, yung ang mga umaayaw ay hindi nagtatagumpay. At ang nagtatagumpay ay hindi umaayaw. Ganda. Naisip ko yun. Basta tandaan nyo, yung mga sumusuko, sana ma-realize nila kung gaano sila kalapit sa tagumpay. Yung mga sumusuko sa buhay, yung mga sumusuko na ayaw na yung pangarap nila, sana ma-realize nila kung gaano sila kalapit sa success. Okay, yan po kabuhan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. O nga pala, yan pala tugtog natin ngayon. Ano? At tabayanan po ang susunod ng programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Juby de Guzman. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. At nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Sabay-sabay. Pagdating ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue, lahat, hagip, lahat, malalaman, hindi lang sa buong Metro at Mega Manila, kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ-AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m.